Okay, so let us start with our haul. I know, very excited na kayong malaman kung ano yung mga nabili kong cactus or succulents or any plants nung nagpunta kami ng Silang. So, first of all, sige, later na lang. Later ko nalang sabihin kung anong name ng shop na pinuntahan ko. Pero, isa lang yung garden na pinuntahan namin on the way to Silang. So, let us start with our haul. Ayan. So, umpisahan ko dito sa dalawang ito. So, bale, ano, yun na nga. So, pagpunta namin dun sa, ano, sa garden na yun, along, ano siya, along yung Silang na road papuntang Tagaytay, sa may tabi siya, pangalawang Uni Oil kung galing kayong Manila. Tapos, sobra. As in, pagpasok niyo pa lang dun sa ano, bahay siya actually, pagpasok niyo pa lang sa garahe, sobrang daming cactus and succulents ang makikita niyo. And, the bonus part is nasa second floor. Second floor or parang sa rooftop nila, yung sobrang dami. As in, kung fan kayo ng mga cactus and succulents, common, uncommon, rare, nako, sobrang mag-e-enjoy kayo doon. So, I hope na-enjoy nyo yung, ano, yung vlog ko doon nung paglibot namin doon. Kasi sobrang dami magaganda. And for sure, babalik pa kami doon. So, pero yung unang ipapakita ko sa inyong plants, syempre, hindi sila cactus or succulents. Ayun, ito yung aking dalawang, ano, dwarf na rubber tree, which is from Thailand. So, let's start with this one. Yan. This one is the famous Black Prince. So, ayan. So, ano lang siya? Bale, dwarf siya. Ayan. So, maliit lang siya. And then, ayan, nandito pa yung price niya. Ang price niya is 1,300. Pero, syempre, natawaran natin siya ng 1,200. Kasi, dalawa yung binili ko. Tapos, makikita nyo kasi, ayan, oh, meron na siyang growth. So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng new leaf. Alam nyo naman na nagko-collect ako ng iba't ibang klase ng rubber tree. So, may ex ko na yung aking ano, Black Prince because I have one. Hindi nga lang yung malaki, pero okay lang. At least lalaki naman sila. And, ayan, dwarf sila. So, maganda. Maganda siya dito sa aming rooftop. So, I'm very excited sa kanya. Tapos, ito. Ang ganda rin nito. Tignan nyo. Ayan, sobrang ganda ng dahon niya. Alam mo yun? Alam ko marami nagkakagusto kay Tineke. Dati hindi ko siya gusto. Mas gusto ko si Ruby. Pero nung nakita ko siya, na-inlove ako sa kanya actually. Tapos ayan, meron siyang bagong dahon. Itong mga to yung galing Thailand to. So, 1-3 din ito. Nag-iisa na lang to. So, binili ko na siya. 1-3, tapos binagay na lang sa akin ni ate ng 1,200. So, ayan, meron na akong dalawa. I'm so happy. Ayan. So, aalagaan natin sila. And then, syempre, cactus and succulent. Na dapat may mabili tayong ano. Ah, ito muna. Ayan, itong cute din ito. Kikita nyo bang mabuti? Ayan, color pink siya. Alam ko ito yung, ano eh, phyto niya to. Pero yung, oh, hindi ko maalala yung pangalan nito eh. Pero ayan, sobrang ganda niya. Color pink lang siya. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita niyong mabuti. Basta sobrang ganda nito as in. Sana mabuhay ko siya. Alam niyo ba, hindi ako swerte sa mga nerve plant eh. Sa mga phytonia. Wala na akong phytonia dito. Nalusaw na silang lahat. Ang init, no? Init dito sa rooftop. So, I bought this for 300 pesos ata. Ang ganda niya. Abangan nyo na lang sa story ko or sa mga post ko. Ayan, makikita nyo siya. So, 300 pesos lang yon. And then, ito. Ito, itong super cute na boobsy cactus. Ayan. Actually, last na to kasi nabili na daw yung iba. Pero mabilis naman daw itong lumaki. Ang cute lang niya, di ba? Tapos may baby ako. Doon pala sa pinuntahan namin na garden, nagpo-propagate din sila. So,
ng mga cactus and succulents. Sobrang dami doon, as in, ang dami mga baby. Tapos, sasabihin naman nila kung for release na or hindi pa. Pero sobrang ano, nako, sobrang mag-e-enjoy kayo doon. Ako, hindi ako fan ng cactus and succulents. Pero gusto ko ng paunti-unting mag-collect. Alam nyo yun, kasi I have din na rin naman collection noon. So, umpisa ako na din siya. So, this is my boobsy. Ang bakit? My boobsy cactus na super cute. Binigay lang to sa akin ng 100 pesos lang. Ay, may nalaglag. So, sulit na sulit, 100 pesos. And then, ito. Ayan, ito ang liit lang nito. I think this one is 150 pesos. Pero nakalimutan ko yung pangalan niya. Meron na rin siyang mga baby doon. Parang sabi ni ate, pag lumaki daw ito, naka-curl siya. So, untayin natin. Kasi meron akong extra pot. Doon ko siya ire-repot ito. Ayan. So, very excited din ako sa kanya. I think this one is 150 pesos. Bali, doon iba-iba yung prices nila. Meron silang 3 for 100, may 80 pesos. Meron din sila yung mga set. Kasi they have also the Korean succulents. Akala ko dati yung mga Korean succulents. Galing silang Korea. Yun pala, yung mga mother plant noon, galing Korea. Tapos, ano na, sa benggit na sila pinadami. So, ganun pala yun. Okay, pero meron din, I think, na galing talagang Korea, pero mas mahal siya. Tapos, ito. This is my last purchase. Ito, actually, na-cutean lang ako dun sa pot. Ayan, di ba? Ang cute. Yung pot is 250 pesos. Tapos, gusto ko siyang ilagay sa kwarto. Nagtanong ako kay ate. Sabi ko, ate, ano bang pwedeng cactus or succulent na pwede sa room? Sabi niya, lahat talaga sila pang outdoor, di ba? Pero ang matibay daw is the zebra. So zebra ito, nakikita niyo ba? Zebra siya. Tapos tinanong ko din kasi kung anong babagay dito sa pot na to. Yan, zebra. Yung zebra na bili ko ng 200 pesos, medyo malaki na siya. Iba-iba yung prices ng zebra nila. Merong maliit, I think nag-start sa 150 pesos pataas, depende sa laki. So ayan, ang cute niya lang. Lalagay ko ito sa room. Meron na rin akong zebra dito eh. Pero, bumili pa ako ng isa. So, 250 plus 200. So, 450. And, syempre, hindi tayo papahuli sa freebie. Ito ang binigay na freebie. Ang tawag, ito propagate lang daw niya ito. Tawag niya dito stinky? Stinky cactus? Kalimutan ko yung pangalan eh. Basta ganun, ang ganda rin niya. Ito yung freebie namin. Kasi yung friend ko din, nakabili din siya. Nakabili din sila doon. So, meron din silang mga plants doon. Pero konti lang. More on cactus and succulent sila. So, ayun. Hindi ko alam kung nakamagkano ako. Pero, kailangan, hahanapin ko na kung anong pangalan ng store. Nakalimutan ko. Ano ba yan? Wait a minute. Cactinic. So, let's check. Ayun. Bale, yung ano nila, yung Facebook page nila, ang name is Cactinic Marces Dish Garden. Located sila sa Lalaan 1 beside Uni Oil Gas, Silang, Cavite. So, ayun. Ilalagay ko nila po sa description box yung ano nila. Yung FB page nila para ma-check nyo din kasi sobrang dami. Kaya kung papunta kayo ng Tagaytay, magandang dumaan kayo dun kasi ang dami kayong makikita talaga. Tapos, isasama ko na rin sa haul yung ano, yung nabili namin na, kasi pumunta kami Mahogany after, so wala akong planong bumili talaga sa Mahogany. Pero kasi naalala ko, yung pinagbilang ko ng Fidel Leaf ko, Lemon Lime, tsaka yung Traveler's Palm ko, si Elle. Hi Elle, if you're watching! Alam ko, ano siya eh, meron siyang pwesto sa Mahogany. So nung napunta kami Mahogany para mamalengke, minessage ko siya, hindi siya nag-reply. So, nagtanong na lang ako doon. Sabi ko, kilala niyo po ba si Elle? Ganyan. Tapos ayun, may nakakilala naman sa kanya. Tapos ayun, na-meet ko si Elle.
Tapos, nakabili ako sa kanya ng anti-mosquito plants. Kasi, alam nyo naman, dito sa rooftop, tsaka dun sa baba na garden namin, medyo malamok. Kasi, syempre, madaming halaman. So, kailangan natin na anti-mosquito plants. And, ito yung mga nabili ko sa kanyang anti-mosquito. Ang pangalan nun ay bottle brush, box fern, ano siya. Hindi yun kasama. Tsaka yung isa, yung blue something. Wait, nakalimutan ko. Kailangan, hi, search lang natin si L. Ayun, box for, ayung dalawang plant na for anti-mosquito is the bottle brush and the blue shell. So, ilalapit ko lang para makita nyo. Ayan. Okay, dito tayo banda. Ayan. So, nakikita nyo ba? Ilalapit ko na lang. This is the, anong tawag doon? Blue shell. Bakit nga ba siya? Ang cute kasi meron siyang flower. So, ayan. Sabi ni Elle, ayaw daw ng ano to. Ayaw ng mga mosquito yung amoy nitong blue shell. Pati daw ipis, alam mo yun, hindi lang siya pang anti-mosquito. Bumili ako ng dalawa. This one is for 100 pesos only. Ayan, bumili ako ng dalawa para isa sa baba, isa dito sa rooftop. And then, ayun yung bottle brush. This one. Sige, lapit ko sa inyo. Ayan. Ito yung bottle brush. Kaya siya tinawag na bottle brush kasi mukha siyang panglinis ng bottle. Yung pang baby. Ayan. Actually, wala akong maamoy pero ang ganda niya, di ba? Para rin siyang fern. Ayan. So, this one nabili ko kay Elle ng 250 pesos. Bumili rin ako ng dalawa. Ayan yung isa. Tapos, ito, this one is ang bigat. Ayan. Usog tayo dito. Ayan. Ayan. So, this one is, ayan, nakikita nyo ba? This one is box fern. Shout out to my husband. Ayan. Actually, husband ko yung may gusto niyan kasi mahilig siya sa fern. Feeling ko lang ah, kasi last time na nasa Laguna kami, fern din yung nagustuhan niya. So, ito, ayan, binili namin for 500 pesos only. Actually, 700 to. Binigay na lang sa amin ng 500. Maganda siya. Maganda to. Promise. So, lalagay lang natin siya sa pot and then lalagay natin siya dito sa aming rooftop garden. What else? I think that's it for my haul. I hope nagustuhan niyo yung mga nabili kong plants sa silang and sa mahogany. So, don't forget to like and subscribe. Bye!